7 ebidensya na totoo ang mga higante. Noong tayo'y bata pa, madalas naririnig natin ang kwento tungkol sa mga higante. Totoo nga kaya mga ito o parte lamang sila na mga kwento-kwento? Totoo nga kayang pilit na itinatago ang mga ebidensyang magpapatunay na totoo ang mga higante? Kumusta? It's Kienn Thoughts here, ang inyong solid na katropa. Tutok na sa video na ito dahil malamang ay magugulat ka sa mga makikita at maririnig mo. Tatalakayin natin sa video na ito ang ilang mga proof o ebidensya na magpapatotoo na may mga higanteng nabuhay talaga noong unang parahon. Ikaw na ang bahalang humusga kung sa palagay mo ay sapat na ang 7 ebidensya na ito. Kapag nalaman mo na ang lahat ng mga patotoo, maniniwala ka na kaya na totoo ang mga higante? Bago tayo magpatuloy, don't forget to like this video, mag-subscribe ka na din at i-click mo ang bell icon sa ibaba para lagi kang ma-notify tuwing may mga bago tayong mga upload. Alright katropa, let's begin! Hey man! Kumusta katropa? Welcome sa channel kung saan ang kaalaman ay nag-uumapaw. Sa Biblia, makailang beses na nabanggit ang mga Nephilim o ang mga anak ng mga fallen angels sa mga tao. Nariyan din ang kwento ni Goliath na kinalaban ni David. Bukod dito ay napakaraming kwento tungkol sa mga higante mula sa mga ancient civilization katulad ng Norse, Indian, Mayan, Aztec at Greeks. Paano kung hindi lamang pala kwento ang mga giants kundi parte pala sila ng ating kasaysayan? Katropa, narito ang 7 patunay o ebidensya na posibleng totoong may higante noong unang panahon. Number 1, higante sa Ecuador. Noong taong 2013, pagkatapos ng isang malakas na bagyo ay natagpuan sa Aloha Province ang isang higanteng kalansay ng isang babae. Natuklasan ng mga eksperto na ito'y tinatayang 600 years old na. Nang kanilang ayusin ang mga natagpuang buto, nagulat sila dahil ito ay may taas na 7 foot and 4 inches. Katropa, para sa iyong kaalaman, ang average na taas ng isang babae ay aabot lamang sa 5 feet and 8 inches sa bansang Ecuador. Samantalang sa Pilipinas naman ay normal na ang babaeng may taas na 5 foot and 4 inches. Kung ating ikukumpara, malayong malayo ang sukat na ito. At makalipas ang ilang buwan ay nakahukay ulit ang mga eksperto ng 5 pang mga higanteng kalansay na may sukat naman na aabot mula 7 hanggang 8 feet bawat isa. Pero ang mas nakakagulat ay ang natuklasan nilang kalansay ng higante noong 1964 kung saan ito ay may sukat na 25 feet na kung ikukumpara mo ay mas malaki pa sa normal na bahay. Kinumpirma naman ito ng Austrian artifacts researcher na si Klaus Dona at sinabi niya na ito ay maaaring nabuhay 10,000 years na ang nakalilipas. Number 2, Dover Mound sa Kentucky. Ang Dover Mound sa Amerika ay isang malaking libingan ng mga Native Americans kung saan natuklasan ang mga labinang naglalakihang tao na tinatayang aabot sa 8 hanggang 11 talampakan. Bukod sa kanilang tangkad ay kapansin-pansin din ang mga kahabaan ng bungo at malalaki ang panga ng mga kalansay na nahukay dito. Noong una ay nagkaroon sila ng teorya na ito ay posibleng katawan ng mga alien na dito na sa Earth namatay. Subalit kinalaunan ay kinumpirma ng mga eksperto na ito ay labi o kalansay ng mga tao. Hanggang ngayon ay mayroon pa din silang nahuhukay ng mga labi o kalansay ng mga higante kung saan ito ay natagpuan nila sa mga Native American burial grounds sa Amerika. Number 3, higante sa New York City. Noong 1871, nahukay ng mga archaeologists mula sa American burial grounds ang 200 na kalansay na tinatayang may sukat na 9 na talampakan bawat isa. Ang mga kalansay na ito ay maaaring nabuhay 9,000 taon na ang nakalilipas. Noong panahon na natagpuan ng mga kalansay na ito, hindi yan nakaligtas sa mga media mula sa iba't ibang panig ng mundo. Subalit, bigla na lamang nawala ang mga kalansay na tila ba'y may gustong mag-cover up sa mga discovery na ito.
Saan nga kaya napunta ang naglalaki ang kalansay na ito? Number 4. Bakas ng paa ng mga higante. Isa sa pinakasikat na giant footprint ay natagpuan sa Mupuluzi, South Africa. Natagpuan ito ng isang mangangaso, isang daang taon na ang nakalilipas at tinawag nila itong the footprint of the gods. Ang bakas ng paa na ito ay may habang 1.2 meters. Base sa estimate ng mga eksperto, ang higante ay posibleng may taas na 24 hanggang 27 feet. Gaano kalaki yun? Natagpuan ang bakas ng paa sa isang granite rock, isa sa pinakamatigas na bato sa buong mundo. Wala naman silang natagpuan na anumang posibleng ginamit na mga marking tools na pwedeng maging patunay na gawa-gawa lang ang footprints na ito. At sa kanilang estimate ay posibleng ilang milyong taon na ang tanda ng bakas ng paa na kanilang natagpuan. May ilang footprint pa ang nadiskubre sa iba't ibang panig ng mundo, katulad na lang sa San Jose, California, kung saan natuklasan ang footprint na may sukat na 1.5 meters, mas mahaba ng bagya kaysa sa natagpuan sa Mupuluzi, South Africa. Isa pang footprint ang natuklasan naman sa Guizhou, China noong 2016 at may sukat ito na 2 talampakan. Ayon sa mga eksperto ay posibleng nasa 13 feet ang taas ng may-ari ng footprint na ito. Number 5. Higante sa Death Valley. Noong taong 1931 ay natuklasan ng mga physicians na sina Dr. Bruce Russell at Daniel Bowie ang isang kuweba at lagusan sa Death Valley. Noong una inakala nila na maliit lamang ito, subalit sobrang laki pala ng loob ng kuweba. Dito nila natagpuan ang mga kakaibang hieroglyphics at mga skeleton na may sukat na aabot sa 9 talampakan. Una na itong naiulat sa publication ng San Diego newspaper noong 1947. Ang mga kalansay na natagpuan nila ay mummified at tinatayang nasa 80,000 years old na. Kalaunan ay bigla na lamang naglaho ang kwento ng mga higante sa Death Valley, kasabay din ng pagkawala ng mga kalansay na natuklasan dito. Nasaan na kaya yung mga yun? Number 6. Kuweba ng Lovelock. Mula 2600 BC hanggang kalagitnaan ng 1800, pinaniniwalaan na ginamit ng mga cannibals ang kuweba ng Lovelock sa Nevada, USA. Napag-alaman na ang lahi ng tribo na ito ay nag-extinct o naubos na. Kilalang kilala ang mga higante na ito ng mga Paiute Indian na naging kalaban nila sa mahabang panahon. Ayon sa kwento ay naitaboy ng mga Indians ang mga higanting ito hanggang sa kuweba ng Lovelock na lamang ang pwede nilang maging taguan. Kahit nasa kuweba ay hinuhuli pa rin at kinakain ng mga higante ang mga Paiute Indians dahil dito ay sinunog ng mga Indians ang bunga ng kuweba na naging dahilan ng pagkamatay ng mga higante sa loob ng kuwebang ito. Sa pagitan ng taong 1912 at 1924 ay napakaraming nadiskubre na ebidensya na magpapatunay na nag-i-exist ang mga higante katulad ng mga sandalyas na gawa sa balat ng kahoy na may sukat na 15 inches o lagpas isang ruler ang haba, malalaking shell beads at iba pa. Nadiskubre naman ang isang kalansay di kalayuan sa kuweba noong 1904 na may taas na 11 talampakan. Number 7. Higante sa Wisconsin. Hanggang ngayon ay tikom pa din ang bibig ng mga eksperto tungkol sa mga natuklasan sa Lake Delavan sa Wisconsin noong 1912. Ito ang pinaniniwalaan na The Lost Tribes of Giants. Sa ulat ng New York Times noong May 1912, natuklasan ng Pearson Brothers ang 18 kalansay na may sukat na 7 foot and 6 inches hanggang sa 10 feet. At ang mga bungo nito ay sobrang laki kumpara sa karaniwang bungo ng mga tao. Isa lamang ito sa maraming recorded cases ng mga proof na may higante sa Wisconsin. Sa nakalipas na 100 taon ay napakaraming mga natuklasan na 11 kalansay sa buong mundo na maaaring pag-aari nga ng mga higante na nabuhay noong unang panahon. Subalit, ang nakakagulat ay bakit bigla na lamang ito naglalaho. Posible nga kaya na may cover-up na nagaganap kung bakit tila nawawalang parang bula ang mga ebidensyang nakakalap ng mga eksperto.
Noong August 2015 ay ipinag-utos ng Korte sa Amerika na aminin ng Smithsonian Institute na mayroon ng cover-up na nangyayari simula pa noong 1900 kung saan ang mga ebidensya na nabuhay ang mga higante noong unang panahon ay sinisira nila at sinusulong nila. Bukod sa sinabi ng whistleblower na sinisira ng Smithsonian Institute ang mga ebidensya, nagpakita sila sa korte ng isang femur bone na may habang 1.3 meters. Ang buto na ito ay itinakas ng isang curator mula mismo sa Smithsonian noong taong 1930 at itinago niya hanggang sa siya ay namatay. Sa iniwanang sulat ng curator, isiniwalat niya kung paanong itinatago ng Smithsonian Institute ang katotohanan at kung paanong walang habas na sinisira nila ang ebidensya na magpapatunay na may mga higante talagang nabuhay sa ating mundo. Ikaw katropa, naniniwala ka ba na may mga higante? Ano ang masasabi mo sa mga ebidensyang itinampok natin sa video na ito? Make sure na mag-comment ka sa iba ba and don't forget to like and share this video. Isang astig na shoutout muna sa ating mga solid na katropa. Shoutout kay katropang Dean Enriquez, katropang Rena Vlogs at kay katropang John Humacchio. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating mga videos. Alright guys, salamat sa pag-tune in at kita-kits ulit tayo sa ating susunod na upload. And Goliath sees him and he goes, "What?"